Tomorrow na real pa niya Junaya ay Pamilan. Eko. Napapagalitan si Pina. And then you cannot wait to see the baby. Pati iwan. Sari terdi do. Which is hindi natin alam kung ano. So, dun sa... Ito yung ano, nilalagay nila sa mga buhok nila. That's why all Indians, not all, most of the Indians have very, very good, ano, very, very good. So, ito din, guys, Bujandi oil. Ito nilalagay din nila yan. And itong aloe vera gel. This is what? Second time they bought again fruits. Look. Oh, ba? Tarbuj? They also bought last yesterday. So many lassis. Ayan, no? Punong-puno yung rest. Fruits. Fruits. A watermelon. Then so many packets of strawberry, and then all the different kind of fruits. Look, there is apple here, dragon fruits, kiwi, guava, kiwi, orange, oranges, everything fruits. Orange, give me orange. No, apple. You eat apple right now. Ang pagkain natin ngayon, guys, it is Dana Ringer, and meron ding niluto si Mommy dito. Naghati na ako ng mga ano. Ng mga cabbage, ng dana, and ano, carrots, at saka ano itong sa ibaba. Basta naghati na ako. And ito, meron tayong broccoli dito and cauliflower. And nagluto si mami ng dal. Meron ako ditong salad. And merong broccoli. Nasaan yung broccoli ko? Umuha si mami ng broccoli kanina. And yun yung kakainin ko for today. And meron tayong ano dito. Meron tayong rice. And mamayang gabi daw, magluluto si mami ng undiyo. So, ayan. Medyo magulo pa since nag-aayos pa kami. And nilinisin pa namin itong kitchen. So, ayan. We'll see you later. Ayan na, guys. Kumain ako ng avocado. Mami, ah. So, rupya avocado egg. Joto karo kilo karak karak siya. So, kumain ako ng avocado kanina, guys. And ganyan yung laman ng avocado nila dito. Very, very dark. So, sayang yung 100. Hindi tulad sa atin sa Pilipinas. So, napakasasarap and napakalambot. Ito, medyo hard siya. Mommy, who kava now? Kava, to taji kawe, di ba? Natar samosa kava siya. Samosa. So, magluluto si mami na si mami. Ah, puti ha? Puti drawer ma. Puti guli. Oh, nasira yung drawer namin. Grabe. Apa gerer bau hukai main bau juno thank you banana person Deus oh hey banaus chocolate tane ne pachi banao karu bar samosa na so ito yung samosa namin guys meron kami ditong apelato mommy che Ayan, meron siyang parang yung dana sa loob. Pero ito, meron pa kaming isang box ng samosa. Sobrang puno yung refrigerator namin. Oh, meron pa yan sa ilalim na parang mga nuggets. Nakikita nyo ba? Napakalaki ng refrigerator. Pero wala nang lama. Ah, wala ka nang malagay. Na sobrang pack. Ayan, may mga Yakult, may lassi. Meron pa akong atsara dito. Buong puno ng prutas sa ibaba. Tsaka gulay. Sobrang punong-puno. May chocolates. Bila nagluluto si mami ng chai. Ano, huche lang? Kacholi. So, meron din kaming kacholi dyan, guys. Oh. Pero ginawa ni mami yan dati. Abi na yung bardi doon na may kacholi. Koy na, kainet. Mawa, chekali. So, meron din pala kaming kacholi mawo. Or yung filling. So, kung gusto namin kumain ng kacholi, ang kailangan lang namin gawin is gumawa ng wrapper. So, nire-ready ko lang itong mga samosa na lulutuin ni mami.
pinapainit niya lang ito. So, ayan, nagluto si mami ngayon ng samosa. So, yan guys, very, very, ano, cheesy inside, full of cheese. Kon-kon kasi, apra bala kasi? Two weekly. Na, banay doon eh, Milan kasi, I think. Milan, kailo kami na. Ucha, kailo. Oo, kailo ni garam chetil. Milan, kao kami. Naparas, mami. Boss, thank you. So, ayan. This is samosa. I'm very excited to eat. Kain tayo. The one who is eating my leftover. Mommy cooked 6-7 samosas for me. I cannot finish this one piece. Lai, ap ne mane. Give me. I'll eat it. What? You said you finished my leftover. I don't want to ruin it. Because I will vomit after if I still eat that one. Yummy, right? My leftover. My testing. Mommy! Kay Joanne, what tara tame? Keter Joanne. So, mommy will be going to the keter for the getting off to wear. So, I'll be going and put this. Put it again muna natin. Things in hugasan. Good morning, everyone. So, medyo malamlam tayo ngayon, guys. And nagsusuka tayo since morning. And ako lang mag-isa ngayon dito sa bahay kasi today is the 13th day nung pagkamatay ng kamag-anak namin. So, si mother-in-law, father-in-law, and si Nadipika Foy and Milan, pumunta sila dun sa kabilang bahay kasi merong puja na nangyayari. And ako, nag-stay ako ngayon dito and currently editing, nagtatrabaho. Habang hinihintay kung meron bang mga darating na bisita para ako yung mag-assist sa kanila. Pero strictly sinabi sa akin ni mommy na huwag na muna magstay sa taas na mag-isa kasi nag-aalala nga daw siya kasi kapag sa taas hindi niya makikita kung ano ba yung ginagawa ko. Pero kung nandito sa baba, kitang-kita niya and mabibigyan niya ako ng mga pagkain like prutas, ganun. And kaninang umaga kasi sobrang sama ng pakiramdam ko. Alam niyo yung wala ka namang kinain pero nasusuka ka. Pagkatapos mong kumain, kahit na umiinom ako ng gamot ng pangsuka, medyo parang parang tumatambak lang dito yung kinakain ko and hindi nadadigest, ganun ba? So, sobrang sensitive and sobrang sahilan ng pagbubuntis ko daw. So, pinapa full rest ako ng mga doctors, namin nung doctor. And may check-up ako ngayon sa doctor, sa 22, I think. Pero dahil merong kaibigan na doctor si Milan, gusto niyang makita yung baby. So, papasonography namin para makita nila. Kasi hindi pinapapasok dun sa mismong OB gynie ko. Hindi pinapapasok si na Milan and kahit na sino. Ako lang mag-isa na nakakita sa baby. So, dahil doctor naman ng asawa ko, merong perks kung gusto namin magpasonography para makita naman ni Milan yung baby. So, mamaya, baka pupunta kami sa hospital after ng ceremony or puja. Tignan natin. Kaya, as much as possible, tinatapos ko yung trabaho. Ayan, parang meron nang dumating. Hindi ko lang sure kung sino. I was just talking about you. What? I said you went to the puja. And then, you cannot wait to see the baby because in dev push pa. You cannot see the baby, right? Yes. Because I'm the you only cannot one. You see it yet still. Because yes. No, even in the screen, they will not allow you to go inside. But here, if you'll do it here in the hospital where you're working, they will let you see it. Yes. Right? Yes, because, but I can see it in picture. So I'm telling them that we might check today after all the occasions. True. So I'm just finishing my work. And then we'll be leaving after some time. Okay. While I'm editing here, ayan, meron ng paparating. Oh, mommy. Kay gyata me. Eh, kam top loche. Sa takakan gyerja. Patig yu ave. Patig. Sari perdido. Ahu kardido aje. Tirmu etle huhu kardido. Tir diva sa labar khat lo muke ne. Pachi. Unja kare. Jika kabudu apanu ho. Pachi pela khawa no baki. Khawa no baki. Barabar. Ha, so ayan. Chalo maru na real pa niya junay ay pamilan. E kom, ane, to go iti. Ane. Sa parjan ay ay po ju. Si. Me ko ito ba iti ko pa ni. Na ay po ba so.
napapagalitan si Milan kasi hindi niya binigay sa akin yung coconut water at yung apple. Pero sabi ko kasi hindi ko gusto muna kasi naduduwal na ako. So, iniinis ko lang si Milan. Sabi ko, sinubong ko siya kay Mami, hindi binigay sa akin ni Milan. Ngayon, pinapagalitan siya. Mami, may na para siya, le. Maru vomit tayo siya, le. Le, am na magi me pan. So, ayun, pumunta sila dun sa kabilang bahay. It's 13th day nung namatay. So, dahil 13 days na nung namatay na mag-anak namin, parang meron silang tradisyon dito kung saan yung mga gamit nung namatay, ipapadala sa langit. Parang kakalimutan na nila lahat ng mga memories o na related sila dun sa namatay kasi pinaniniwalaan nga nila yung reincarnation. So, ngayon, parang ikakat nila lahat ng ties dun sa namatay and marireincarnate nga yung namatay sa isang bagong form, which is hindi natin alam kung ano. So, dun sa puja na yon, ibibigay nila lahat ng mga damit, yung favorite na kumot, favorite na unan, yung mga favorite na pagkain, ihahapag nila doon and ipapadala na nga sa kanya. So, yun yung nangyari ngayon and yun yung ginawa nila. So, after nun, ito na yung last day kung saan magsa-celebrate sila. And then, kakain na and magsisipuntahan na lahat ng mga bisita and kakain ng food. Wala akong ganang kumain ngayon, guys. Pero nag-crave ako nitong Nutella at saka nitong tinapay. Actually, hindi naman ako madalas kumakain nito, guys. Pero ngayon, parang nag-crave ako. So, ang sabi ko, hindi ako kakain ng kahit ano kasi parang nasusuka ako. And ito yung hinahanap ng dila ko. Buti na lang meron kaming tinapay. And ito na lang yung pampapalaman ko. So, ayan, dalawa na lang muna. And hinay-hinay lang sa pagkain kasi baka maduwal na naman. Pero ganyan. Nagpabili na rin ako ng mango kay Milan kasi parang naghahanap din ako ng something sour. So, ang sabi ko sa kanya, mamaya bili niya ako. Pero ngayon, kain muna tayo. Kakatapos ko nga lang kumain nung lunch ko, kuno, yung tinapay na may kasamang Nutella. And dahil uminom nga ako ng medicine, parang progesterone yung pinapainom nila sa akin at saka yung vomiting medicine para hindi ko nga isuka yung kinain ko. So ngayon, parang inaantok ako every time na iniinom ko yung medicine. So ngayon, gagawin ko lang yung Facebook video ko pagkatapos matutulog na ako hanggang alas 4. And then let's see kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. And pagkatapos kong magising. Actually guys, sa totoo niyan, hindi ko alam kung mabobored kayo sa mga susunod na vlogs namin since it will be all about pregnancy vlogs. Kasi hindi nga ako makalabas ng bahay, pinagbabawalan nga ako magbiyahe-biyahe. Hindi ako makapunta sa farm kasi very very ugly yung road sa farm. And as of the moment, ako lang mag-isa dito sa bahay since busy yung lahat sa mga kanya-kanyang ginagawa nila. So, itatake ko yung opportunity na to na tapusin muna yung trabaho ko. And then after ko matapos yung trabaho, magpapahinga ako. So, siguro mga around 2-3 o'clock, darating na yung mga kasama ko dito and magpapahinga din sila. And isa sa pinakabilin-bilin sa akin ni mother-in-law and father-in-law is wag na akong aakyat baba dito sa hagdan. Kasi nga daw baka mababa yung matres ko and baka magkaroon ng epekto. So, iniiwasan nila na magpaakyat baba ako. So, as much as possible, dito na lang daw ako sa ibaba na mag-edit, magtrabaho. And if ever na merong mga tao na pupunta dito sa bahay and imi-meet ako, nandito nga ako and makakausap ko sila. Actually, sobrang dami ng mga taong pumunta dito sa bahay. Siguro mga dalawang batch na sila. So, yung mga kaibigan ni Mommy yung unang pumunta. And then, yung mga kaibigan ko, pumunta na din sila. So, ayun. Tinatanong lang nila kung ano ba yung kalagayan ko. And I appreciate, grabe, I appreciate all the people na pumupunta para kamustahin ako and kamustahin yung kalagayan ko. Sobrang sweet talaga nila, guys. And tinatanong nila kung ano ba yung mga kailangan ko. And kung meron nga akong trabaho sa kanila, sabihin ko lang daw, huwag daw ako mahihiya. So, ayun. Walang masyadong ganap. Tatapusin ko lang yung Facebook video and I will see you all later.